Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak na char early in this morning. Nako, may pasabog na naman na issue tungkol sa isang construction of Tacloban Palo Diversion Road underway mga kabibig. Ito ay pinost ni Miss Crisette Laureta Chu. Nag-trending ito sa Facebook. Pinag-usapan. Bakit nga ba? O ito. Ito ang news. Sabi ni Miss Crisette, I got this message on FB. They're trying to develop a 3-kilometer stretch of land in Leyte. Of course, First District, 3 kilometer with 4 lanes, including a bike lane and a solar street lights. Ito mga kabibig, embrace yourself kung totoo may ito, grabe. Ang yaman ng Pilipinas. Ito oh. The budget is 3.131 billion pesos. Nako, 3 kilometer yan ha. Pero in fairness, may 4 na lane, may bike lane, at may solar street lights. Pero, ang laki ng ano, ng budget, 3.131 billion. So it means, kung 3 kilometro lamang itong bagong, ang tawag dito, Tacloban Palo Diversion Road underway, 3 kilometers. So it means, 1 billion pesos per kilometer. Ganun na ba kamahal yung daanan ng diversion road? 1 billion? Grabe mga kabibig. Na-shock ako sa budgeting nila. Naluwa yung mata ko. Grabe ha. Sana itulong na lang sa mamamayan. Oy, ito. Now, they're trying to develop Leyte after us in Leyte telling you that no major development happened to it under Tamba. Oo naman, no? Wala namang major development under Tamba. Kaya kailangan magpapagaling. Magpapasikat. Oh, mapasikat daw sila. 3 kilometer, 3 billion. Saan mo hanapin ang 3? Ang yaman pala ng Pilipinas. Pero bakit tayo naghihirap ngayon? Ang yaman, ang daming kwarta sa gobyerno. Pero bakit higpit na ang ating sinturon at ang hirap ng guminhawa ang buhay sa Pilipinas. Niloloko lang ba tayo? Ito oh. But this development is at cost of 1 billion pesos per kilometer. Ang mahal ng semento, oo nga. Pero sabi na iba, kasi Crisette, 4 na lane, tapos solar lights. Ganun na ba kamahal ang solar lights ngayon? Ganun na ba kamahal ang bicycle lane ngayon? Ganun na ba kamahal ang diversion road ngayon? Grabe. Ito oh. Basahin natin kabibig ha. Ito kasi ang title. Construction of Tacloban Palo Diversion Road underway. At Tacloban Palo Diversion Road is a 4-lane concrete road project that will start at Barangay 89, San Jose, Tacloban City, and ends at Barangay Kampitik, Daang Maharlika, Palo, Leyte. This will span to a total of 3.2 kilometers and would need a 3.31 billion to complete the entire stretch. Said Tacloban Palo Diversion Road will also include bike lanes, sidewalk, service road, solar street lights, and road safety devices. This project is seen to develop idle swampy lands to flood-free prime commercial area, which will soon significantly contribute to the growth of the region's tourism. So, ganon kamahal ang kailang diversion road. Diba? So, ano ang iyong komento dito, mga kabibig? Sabi ng ilang netizen, grabe, ang mahal pala ng semento sa Leyte. May halong gold ba yan? Ito pa ang ilang mga komento, mga kabibig, ha? As in, na-shock ka, uy. Knowing, 3 billion? Saan mo papulitin ang 3 billion? Tapos, ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Diba? Buti pa sila. Gawa ng diversion road, pero 3 billion ang presyo. Tapos tayo, gutom na gutom.
Ito pa, oh. Ito ang sinabi ng mga netizen, ha. 1 billion pesos per kilometer. Matindi na talaga ang tawag dito, ang magnanakaw. May kinita pa kaya ang kontratista dyan? Ay, nako, silver bars pa lang daw ang pangpatibay. Ito pa, ha. As in, nashock ako. Kayo, ha, bibig, hindi kayo nashock sa 3 billion for 3 kilometers diversion road sa Leyte. Well, in fact, kung meron na malaking funding ang Leyte at kaya nila, why not? Pero questionable din. Ito, ah. Ito pa. Since this project is in Leyte, it may happen that I will have relatives or friends who will be contracted to do this project. Wala akong problema sa inyo. I know how this will go down. You will be given projects at marami kayo. Ang kikitain nyo, pagkitrabahuan nyo naman. Okay lang kumita kasi trabaho naman ito. Di naman kayo charity worker. Kung mag-kickback naman kayo, di nyo trabaho baguhin ang sistema. Trabaho yan ng government. Kung di kayo mag-kickback, wala naman kayong project. Ang request lang namin sa inyo, don't cut corners. Ayusin nyo lang ang trabaho nyo para di kayo madamay sa karma. Because that karma will come for those who shortchange their fellow Filipinos. To avoid madamay sa karma, lagyan nyo naman ng bakal na maayos. And never ever sell your souls for money. Now, if your friendship over me over Tamba, it will be your choice. Okay, ito pa. Ito pa, baka may gold trimmings ang kalsada. Makakalising talaga ito. Mahal po talaga kasi yung gravel and sand. Well, for me mga kabibig, wala namang masama sa pag-aasenso sa Leyte. Magagawa sila ng diversion road. Pero sana, hindi yung sobrang pangungurakot ha. Alalahanin nyo, yung perang ginamit para sa diversion road ay pera ng taong bayan. Huwag naman po masyadong mahal yung mga materyales. Yung iisipin natin ba, yung hindi naman charity na lang yung paggawa ng diversion road. Yung isipin nyo, medyo ano lang ba, yung minimal costing lang. Masyadong parang pang gold bars na yung datingan ng 3 kilometers diversion road. At sana mag-isip-isip din kayo, makakarama din kayo, di ba? Pati po renovation at pagpapagawa ng government offices, umabot ng 100 million po. Nagtataka ako kung gano'n na ba kalaki ang gasto sa construction sa pagpapagawa ng bahay. Nako, commission and audit, ano na? Oh, pipiliin nyo lang ba? At titirahin nyo? Mga Duterte lang ba ang palagi nyo tinitira? Oh, Congress system, ah, congressman, anong gagawin nyo? Wala bang Congress hearing dito? Oh, mga Senado, wala bang mga Senate hearing nito? Sabi na ilang unites na. Baka sa isang metro, ang kapal ng pavement, tapos naka-fully tempered yung ibabaw, scratch-free at waterproof daw yung diversion road. E baka ilang taon, gigibain na naman yan kasi malapit ang eleksyon, tapos babaguhin, pera na naman ang taong bayan gamitin. Ay, nako, grabe na talaga ang Pilipinas ngayon. Mahirap pa talagang tumira sa Pilipinas. Ay, ito. Ivory po ang ginamit na bricks dyan, kaya sobrang mahal. Grabe, nakakalula ang presyuhan. Ito na. The contractors and politicians' wives need the latest Louis Vuitton. Sa papel parang gold, 1 billion standard na per kilometer, pero sa actual tally, kalawang substandard na yung 1 million. Halip yung contractor na magbigay ng project nito. Well, let's see kung totoo ba ito, matutuloy ba ito, o meron ba talagang ito. Baka pang fake news lang ito para masira isang politiko or mga contractors or si Tamba. Let's see mga kabibig kung meron ba talagang mangyaring diversion road sa Tacloban, Palo, Leyte. So ano yung comment tungkol dito? Don't forget to like, subscribe. Bye!